ba Sagot to? niya, no? Na-parallel niya yung awareness muna. Ang inisip Kaya niya, ko ba do to? I, ano? Yes, yes. You did well, na? Kaya yun, I'm proud ako na naging part of sa project na to. Napapasalamat to sa Dreamscape. Direk Chris Martinez, salamat yes. sa opportunity. Thank you, Mark. And yun, excited ako mapanood nyo din sa I1. Of course, thank you. Raven! Si Raven, husay din. Nakakanta mabilis. Kwento ko pala. Hindi, yung audition muna. Tsaka yung kakalokay sa puno. Hindi, yung sa audition, totoo naman yung sinabi ni Direk Chris, naging honest naman sila sa amin talaga. Na parang straight to the point sinabi nila kung kaya ba yung ganitong role. Makikipaghaligan ka sa kapwa mo lalaki, magpapakita ka ng puwet, magpapakita ka ng katawan. So, sabi ko, Direk, kayang-kaya ko yan. Wow! Ang kinis naman, in fairness. Ay, napalad mo nila ako. Hindi, kasi ako naman yung tipo ng tao na... Sige, medyo sisingit ko lang kasi ako yung basketball player. Parang ako yung tipo ng tao na fighter, warrior, ganun. Parang lahat ng bagay, kaya kong labanan, kaya kong tanggapin. So ako kasi yung tao na sobrang open-minded sa lahat ng bagay, sa mga iba't ibang gender dito sa atin. Tapos kasi, di ba ang Pilipinas, parang nagiging open na sila sa ano eh, sa mga LGBT, di ba? So di na sila yung parang... Dati parang takot pa lahat eh. Mm-hmm. So since nung nalaman ko yung audition, sabi ko, kinulit-kinulit ako ng manager ko ni si Sir Perry. Sabi ko, sige boss, go ako dyan. Laban tayo dyan kasi sobrang ganda ng message nung libro. Tapos sobrang... Gagawin series. Tapos sobrang... Yun nga, para sa mga nag-start na mga newbie na actors, parang ito yung parang chance mo eh na parang... Pakita mo yung sarili mo na yung ibang actors din nila kaya, pero kami kaya namin kasi parang buhay loob talaga namin dito. Ang ganda rin ang twist ng episode nila kasi. Alright. Secret muna. Of course, hindi ko nga sinasabi, di ba? Kasi twist. And of course, Andrew. Ano sabi ko? Nako, ano ba? Paano? Paano ka nag-audition muna? Nung first day nito, actually, naka-ready na ako, pero bigla nagkaroon ng taping. So sabi ko, baka hindi para sa akin. So yung second day, tinext ako ni Direk Eric. Taray, may direct line sa BUH. Okay, go. Hindi, kasi dati na-organize ng Doble Cara, nung i-start pa lang. So sabi ko, destined na nandito kami kasi ginamit kami instrument ni God para, yun nga, sa awareness, HIV, para sa mga tao. Kasi magkaiba yung HIV sa mga AIDS eh, di ba? Mm-hmm. So actually, hindi ko lang sabihin ko, baka mas spoil ko eh. Hindi naman. Okay. Ayun, so thankful. So thankful kasi yun nga, gaya ng sabi ni Raven na ang dami nag-audition, ang daming nakita nila sweet, mag-backout sila. Pero kami nandito kami. So destiny yun, kapag kami nandito. And it plays a very, very colorful part ng ano ng series. Ang hirap, basta panoorin na lang natin. So, paniasa ng mga signs. Okay. Eunice! Ganda ng role mo. Ay, salamat po. Nung araw na nag-inquire sila sa akin po kung pwede daw ba ako for an I1 series, sabi ko, okay, why not? Kasi ibang channel. Ibang channel. So, sabi ko, makakabalik ako ng... Ay, saan ka ba before? Nasa GMA ka na. GMA po. Pero hindi po contract. So pwede po kung gumana. Pero bihira ang projects po dito sa EBS. So sabi ko, na nag-inquire po sila, sabi ko, why not? Try ko ulit para makabalik po ako ng EBS. And then, yun nga, inano po sa akin na ang mga kasama ko daw po si Aura. And then, so nag-backout ka na. Hindi po. Just lang. Directed by Direk Chris din po. Sabi ko, okay, go po. Ah, talaga po kasi may Chris Martin. Hindi po. Nung pagdating po ng taping, inano po sa akin, in-explain sa akin yung konting synopsis lang po. Sabi ko, ang ganda nung napunta sa aking project. And nakasama ko! natuwa ko ng sobra po nung nabasa ko, kahit kay binigay lang po sa akin yung episode 5 and 6. Kahit saglit lang po yung nabasa ko, sabi ko, parang ang bigat, ang lalim po nung story. And natutuwa ko kasi napasama po ako sa gantong klaseng kagandang project. Correct.
Congrats. Thank you po. And of course, si Gina. Hi po again. Ako naman po, nag-audition not knowing kung ano pong role yung makukuha ko. Okay. Pero tinanong po sa akin kung willing ako mag-kissing scene. So ang sabi ko naman po, opo. Pero inisip ko rin na kung yung character nag-ask for it, I will deliver. Kasi po, alam ko na maganda yung obra ng Batang Pulse. Kaya I wanna be a part of something na may message pa, awareness, advocacy. So it's something different for me na laging contribute yung role ko. Ito naman, magbibigay ng ibang side. Correct. Oo. Na gusto kong buhayin si Hazel na makaka-relate yung mga taong nagmamahal unconditionally. So kamusta naman yung kissing scene ni Aura dito? Chos! Feel ko back out na siya. Ganda ng role mo na. Thank you po. Of course, Paolo, naku, is challenging.